Sabi ni Lyra, Sir Fitz, what is your practical advice on beating chronic procrastination? Ko, please share your tips on how to prioritize workloads in the midst of burnout. Lyra, ang procrastination kasi, hindi yan simply because tinatamad ka. tama yung sinabi mo na kailangan mo i-prioritize yung workload mo, pero I don't think kung feeling mo nabe-burnout ka na, you have to analyze that deeper. Siguro, iba-iba yung definition natin ng burnout, pero kasi yung burnout sa akin, hindi lang simpleng pagod. Pag sinabi kasing burnout, nawawalan ka ng drive dun sa current na ginagawa mo. And from experience and from observation, kahit na anong bakasyon, kahit anong pahinga yung gawin mo, pagbalik mo dun sa isang trabaho na hindi mo na talaga gusto, the feeling of burnout will just come back. Okay? So ito, very drastic yung advice ko pagdating sa burnout, no? Baka kaya ka nagpo-procrastinate dun sa trabaho mo is because you're already burned out. So number one, take a break, take a vacation. That's the first aid eh, pag feeling burnout ka. Try to, during your vacation, try to reflect na ito bang ginagawa ko, ito pa rin ba talaga yung gusto kong gawin? Napapagod lang ba ako, nasistress lang ba ako kasi ang laki ng workload ko? So, during the vacation, you can reflect kung what led you to that situation of feeling burnout. Ngayon, kung ang reason lang kaya ka na burnout is because ang daming workload, pero you still like what you're doing, then you can now find a way to solve that problem. But if wala na talaga yung drive mo, wala na yung self-fulfillment mo in that work, so when you come back from vacation, I guess the next step is to find a way to find another job. Kasi hindi madali ibalik yung love mo for the work kapag na-reach mo yung level ng burnout na wala yung self-fulfillment mo. Okay? Ngayon, let's go back to sa earlier statement mo. Yung procrastination, marami siyang causes. One of them is because overloaded ka. So, nag-resist yung mind mo na magtrabaho kasi ang dami mo kailangan gawin. And if you let yourself go on autopilot, maghahanap ka ng ibang gagawin na hindi productive. May kilala ako na ang daming kailangan gawin, natulog. Kasi nga, nag-overload yung utak, na-overwhelm. And syempre, survival mode yung instinct ng mind natin. Natulog na lang siya kasi mas masarap gawin yon. So you have to determine ano yung reason kung bakit ka nagpo-procrastinate. One of them is because you're overloaded or overwhelmed. Number two is kasi yung gagawin mo masyadong mahirap. Nagre-resist yung brain mo na gawin yung isang bagay na mahirap. And the thing that helps me kung yun yung reason is breaking down that task into smaller and easier pieces. For example, uploading a podcast episode sa akin or coming out with a new episode. Medyo overwhelming yon. I notice myself procrastinating kapag yun yung important task na parating. So instead of writing down sa to-do list ko na upload or create a new podcast episode, ang to-do list ko is come up with a topic for the next podcast episode, tapos write a draft script, tapos record, tapos edit. Na-breakdown ko yung steps, tapos yung each step, yun yung nilalagay ko sa to-do list ko, and minsan nilalagay ko pa siya sa iba't ibang oras or iba't ibang araw. So, when I look at my to-do list, hindi ako na-overwhelmed and the tendency to procrastinate goes down. Lastly, siguro ang pwede kong ibigay na tip pagdating sa procrastination is kailangan mong i-design yung environment mo na maging productive. Yung time blocking that has really worked for me, not just for work, but
for other activities na ginagawa ko regularly or other habits na gusto ko matutunan. Ano yung time blocking? You determine ano ba yung mga work na ginagawa mo regularly, every day. In my case, yung pag-check ng email, pag-check at pagsagot sa mga email. Pangalawa is pag-produce ng content, not just for the blog, but also for my social media, yung sa TikTok videos ko, podcast episode ko, etc. And sa buong araw ko, naka-time block yan. I usually check my email during lunch, not while I am having lunch, but 11:30 to 12. I check my email. Habit na yon na naging autopilot for me. If there are email na kaya ko sagutin within 5 minutes or less, sinasagot ko. But for other email na kailangan kong pag-isipan or kailangan kong may mga kailangan akong gawin bago ko masagot, i-schedule ko siya sa gabi, 9 p.m. What do I mean? Imamark ko siya, tapos sa gabi, 9 p.m., usually after dinner, I do a short burst of work at night, 9 p.m. Doon ko ngayon sila sasagutin. Ngayon, kung hindi ko masagot lahat, sorry na lang. Next day ko nasasagutin yung iba. So, doon sa pag-scan ko and sort nung 12 noon or 11:30 to 12 noon, minamarkahan ko na rin kung ano yung urgent. No? Ano yung urgent? Ito yung kailangan ko sagutin tumamaya. Ano yung pwedeng... Actually, urgent, not urgent lang yung nilalagay ko. So, pagdating sa gabi, alam ko kung ano yung mga email na kailangan kong unahin. So, because this became a habit, hindi ko na naiisip na mag-procrastinate kasi nag-autopilot ako. Yun. So, for other things that you always do, like yung content creation, ano yan eh, Sunday ang aking content creation day. Alam ko na na naka-time block na ako ng Sunday afternoon na dito ako nagsusulat ng mga articles, nagsushoot ng mga TikTok videos ko, etc. So, umpisa, kailangan ng willpower. Pero once you establish that routine for 3-4 weeks, nagiging autopilot na siya. So, you will not feel the tendency to procrastinate anymore. And it also helps to, since work from home ako, no? Technically, work from home. It also helps na sinasabi ako yung mga kasama ko sa bahay na ako, hindi nyo ako istorbohin during this time. Ha? Kasi ito yung ginagawa ko, nagtatrabaho ako. So, I don't know particularly ano yung environment mo, Lyra, but it's important to set a schedule, time block, kung ano yung gagawin mo at that particular time. Mas maganda kung the day before mo siya siniset. Kasi yung utak mo nagpe-prepare para yung tendency to procrastinate, bumababa. Yung mga tasks mo, gawin mong simpler, no? I-breakdown mo yung mga malalaking task to simpler and easier task. And then kung napapansin mo na sobrang dami mo talagang kailangan gawin, then probably it's time for you to slow down. Kung sa office ka, sabihan mo yung boss mo na medyo overloaded ka, pwedeng bawasan ng konti yung trabaho mo, no? Ngayon, kung ang procrastination mo is connected to something deeper, medyo psychological or emotional struggles na, then it might be a good idea to reflect, talk to a professional about it even, because kahit na anong hack, procrastination or productivity hack ang gawin mo, hindi siya masosolve, no? Especially if you feel that you are already getting burned out. Yung mga kilala kong nag-burn out, they find a new job eventually at dun sila sumasaya. So, wag mong i-blame yung sarili mo na tamad ka or hindi ka magaling. Sometimes yung utak natin, yung katawan natin, nagki-crave ng something different. Hindi na tayo masyadong na-challenge, hindi na siya self-fulfilling, parang nagiging mechanical na lang yung ginagawa natin. And when that happens, wala tayong self-fulfillment to sa work. Yun, slowly nagki-creep in yung burnout. Akala mo napapagod ka lang, pero
that's because wala ka nang nakukuhang self-fulfillment doon sa ginagawa mo. Okay? So, yan yung take natin dito sa question mo, Lyra. I hope ay nakatulong. And maraming salamat sa pag-share nito. Okay?